Tanke na pang uli, ah. Ay, hindi na kailangan. Ay! Sa bagay, kasi, yung mga tao dito, syempre, sila, si Fried Chicken, si Call 911. The fire is the shoddy fire burning on the dance floor. Kumbaga, papainitin na ang dance floor. Sinong gagamit ng ano? Ay, naku na kay Paloyski. Going back to season 6, nauso tong mga ganitong mages eh. Yung mga likod-likod mages lang. Mm-hmm. And tama kay, kumbaga, kung gustong lumapit ng Roger. Nilang mga side laners. Oo. Lalong-lalo na din kay Hatred. Oo. Dahil pag nakuha nila to, they have maximum potential dun sa darating na turtle fight. And it's looking great for them dahil... Yung mga Barats. Pero si Kairi, stick to the assassin type of juggling. Pero alam mo dito ah, nagamit na yung Feathered Airstrike. Alam na to. So pwede na sila sumugod dito. Ayan na, anytime. Nilabas na yung dragon ni Shang-Chi. At nako, flicker in para kay Kairi. Ay, Kairi pabalik. Oh, eto na, ninja moves, Kairi. Oh, pero out para kay Kairi. Okay, masyado lang mainit. May onting ano lang, may onting pitik. Hinabol na ngayon si Baloyski. Baloyski with the Yoga Flame. As Larsky ay makikipag one-on-one ngayon kay Fide. Finally, nakapaglaro na si Fide Chicken. Pero kung papasin mo dito, nagpalit si Victor tsaka si ano? Fried Chicken. Oo. Dahil sa sobrang stress, si Fried Chicken yung nag-explain. Oo. Eh, yung galawan, kailangan. Alam mo yung... Ito yung... Ayan, tinan mo, pumapalik diba, pa. Talagang gusto eh. Talagang marami pinipindot eh. Talagang laban eh. Pero it gets tolerable kapag bumibilis naman at tumataas yung damage output para sa side ni Kairi. Oo. Dahil nga mas madaling nakaka-takedown ng tao. Oo, ayan. Itatandaan mo, it's one of the downsides lang naman. Oo, ay nako, napalalim si Baloyski dito. Medyo lumigam-gam. Flicker out para kay Baloyski. That is the Feathered Airstrike na ilalabas. Onyx PH, once again, kamuntikan silang mapitas. Pero kapansin-pansin in this game na nagre-react na lang muna ang team ng BTK. Mm-hmm. At kumapasin mo si Larsky at si Victor, sila na yung nagsapat dito dahil nga pa 5 minutes na at wala na rin dito yung mga bonus ng mga siege minions. Oo. Oh, isa pa si Fight Chicken. So medyo kahit papano nakakapag-farm ang team ng BTK. Unlike team number 3, even if manalo sila dito sa game na to, they should stick with this, pero aray, it's too early to say. Napakasakit, Victor, now with a stun. This is Larsky popping the dragon once again. And dito na sinahitra din Kairi. Kairi now popping the quad shadow. Lumipat siya doon sa palang gitna. That is the Nibiru's passion, pero pumasok si Kairi. Dami na naman pinindot. Pero wala quad shadow dito. Kaya pa joke lang. This is Satan with the flicker. Sabay normal. Sabay nandoon sa palang gitna. Si Victor with the bravest fighter. Jabumba mula dito kay Hatred to clear the waves. Quad chicken. Popping the Frostmoon Shields as MOBA Zane will fall down. Onyx Philippines, ma-action. Masyadong mainit. The dance floor is in heat, brothers. Gene, the intricate details, but right now, Victor, siya pa yung mapaparusahan. Dins ata yan, boss. And si Dilarski dito. Naku! Oh! Hindi kaya, Victor. Not today. Ah, si yan na naman. Oh. Baloyski, tatamaan ngayon. Madilat si Baloyski. Pero Marky is going for the interference. Ang pinaka-problema dyan is papalo kung hindi niya na madagdagan yung item na to dahil sa pressure na ginagawa ngayon ng Onyx. Yun nga eh. Ipipressure at ipipressure pa rin sila. Ang ganda ng ginagawa ng Onyx kasi hindi sila bumibitaw doon sa map control. Kahit na natatalo sila sa teamfights, nagre-reset sila na kontrolin natin ang mapa, i-clear natin yung waves. Kasi usually sa mga ibang team, kapag halimbawa medyo nalugi ka na, mawawala na yung naiisip mo na, guys, clear wave, and then saka tayo po position. Mm-hmm. Literal, makikipag-clash na yung iba. Pero ngayon yung Onyx, stick to ano pa rin sila? Stick to the control, stick to the objective taking. And right now, si Kairi dito getting another turtle man, Gene. And si Marky dito, sinubukan nila hulihin si Shark tsaka si MOBA Zane. Pero si MOBA Zane dito, nasaktan ako po! Aray, MOBA Zane! Napasama! Hindi na siya tatamaan pa ng mga flames. This is Baloyski popping the Vengeance Flame. Nandun naman si Kairi, nagigibon si Zia. Lumipad. At
Huwag kang dadaan dyan kasi medyo magugubat dyan. Doon siya dumaan. Doon siya dumaan. Alam mo, Jin, ito lang man sabi ko ah. Our teams right now sa Philippines, they have their own identity. Oo. Nahanap na dito ng Onyx Page yung identity nila. Talagang damage dealers yung gusto nilang gawin. Oo, aggressive. At meron sila, aggressive sila. Alam mo naman. Habang ang Black Mix the Dream. Parang alam mo, para sa akin, yung Black Ops International tsaka Onyx Page, sila yung Yin and Yang. The Yin and Yang. Ng MPLPH. Sino yung kulay po? Chaotic Onyx PH. Oo, pero ano? Pero balance, no? Balansado yan. Perfectly balanced. Perfectly balanced yung mga pinadala natin representatives dito. Ito lang, nilalaban nila. Hanggang dulo. Hanggang dulo talaga yan. Hanggang dulo. Naisusulat yan. Si Victor nga, kumatak na dito ng isa pang Pilipino. Malibang kay siya. Para lang maramdaman. Para makamdaman niya. Maramdaman lang ang tapang. Maramdaman lang ang tapang. Hand sign na, kumbaga, magkakalaman. Pare-parehas na ng hand sign. Oh my God. Ito na, oh. East side, west side, north. East side, west side, north, south lang meron tayo. Tignan mo. Sa Pilipinas, north, south lang. Binabati namin ng mga kapwa natin Pilipino. Medyo ang laban natin ngayon is Onyx and BTK controlling the map. Slow phase map. But we do hope na safe kayo sa mga kanya-kanya tahanan habang nanonood ang laban. Dahil yung dragon na naman ni Dryden, labas na naman na din si Kyrie. Nako si 5G, kaya na naman nanapuruan! Buti na lang kama meron green sa Blizzard dito. Pero si Kyrie, hinahabol. 5G, kaya lang mo na tumakbo. Kyrie, mag-give up na siya dun sa pag-gabol dahil si Victor na ngayon na makakapatay. 25 seconds down para kay Victor. Mobile Saint, sumok dito. Kyrie, may onti pag-fake. That is the feathered air strike mula kay Zia. Marky! Pasok, Marky! Pasok! Medyo bad boy. Super position. Worth it trade. Marky with the kill. Glarsky hindi pa ata tapos. Pasok pa rin si Glarsky. Pero! Bang, 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 bang! Action star hatred. Going for the damage output 4 to 5. This is Onyx. Nga dun sa isang ad na pinapakita dito ano, sa M3. Ano yung sinabi? Ping, 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 ping. Ganon. Ping, ping, ping. Ganon yung tono nun. Ginawa, ginaya dito. Ni Hatred. Si Potato doon sa kanya mga moves. Pero sabi ni Victor, ako naman. Ako naman ang mga gangster. Victor going in. Victor will take 2. Pero nandun na naman ang Dragon from the Mystic Force. Dragon Warrior Larsky. The Filipino Dragon. Butters, eto pa si Kyrie. But Larsky the General. Siya na lang mag-isa. Larsky, kailangan mo na tumakbo. Out para kay Larsky. Tatlo ang mawawala sa Onyx Philippines. BTK. Hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot sa tapang ng mga Pilipino ngayon ng Onyx Philippines. And looking at the replay right now, ladies and gentlemen, kung papansin ninyo, Onyx PH was caught off guard. Oh. Nandun, nakapasok sa likod si Victor, nakapasok sa likod si FYD, si Fried Chicken, habang nandun sa harapan si Kyrie at si Dilarski. Ngayon, kung papansin ninyo dito, hindi na naging enough in damage si Kyrie dahil nga nagamit na yung Ogi Shadow Kill habang ng side ng BTK. I would say kabado, pero kasi isang pasok pa lang ni Kyrie, may gumagamit na ng ultimate. Nanginginig na, no? Tumatalon na. Oo, kumbaga. Ako, eto na and naman. And now, they can't even contest the Lord dahil may dragon. Nakasanga pa nila. Ang dragon ng Pilipino. Ang dragon ng Pilipino, Kuya Butters. Ang dragon ng Pilipino. Doon si American Dragon, Jake Long. Malakas yun. Pero kasi sa atin, Bakunawa. Hindi nila kilala si Bakunawa. Oo, hindi nila kilala. Hindi nyo kilala si Bakunawa, guys. Pag nilabas na ni Dlar ang Bakunawa, kabahan ka na. Nilabas na naman si Bakunawa. Bakunawa ni Dlarsky, the General. Oh, grabe naman si Dlarsky dito, malagoyo. Pero nako, si Fight Chicken ay nandito pa din. Pero basta, si at tower. Pero yung top lane, nandun din si Kyrie. Psycho lang. This is Onyx Philippines. Once again, getting towers after towers. 8-7. Patience mula sa Onyx. Kailangan nila mag-back. MOBA Saint for 3 games dito, shut down. Wala, oh. Wala na ba? Alam mo, kung hindi nakapaglaro si FYD Chicken ng game number 2, pang-YouTube. Confidence is key. Totoo naman kasi talaga, character. At saka kasi pag mga ganun yung interview, nako-quote yun. Mm-hmm. Nako-quote. Kaya marami ng mga quote lords sa internet ngayon, diba? Oo. Ang dami na kumote nun. Ang dami na talaga. In-upload na nga yun kanina. In-upload. It comes with the game. Remember. Diyos ko, nung panahon ng Pilipinas, kung naisusulat, kung sina tropa nating Lapu-Lapu, kung sina mga tropa nating sina Bonifacio, na-interview din. Piling ko, ganun din yung sagutan. Kaya kayo, nag-usap si Lapu-Lapu. Anong masabi mo si kay Magellan? Sabihin niya. Well, kasi, ano din eh, kidding aside guys ha,
BTK dito, you cannot really blame them for this performance. Oo. This is all forced by the side of Onyx PH. Yun nga eh. Talagang ano eh, no? Hindi bumibitaw yung Onyx sa ano, no? Nang aamba sila, tapos wala naman palang team fight. Amba lang. Ambaan lang. Ambaan lang. Tinan mo nga si Victor, nandun na sa taas eh. Ayun o, inaambaan lang nila. Ito yung gusto nilang maganap, pero ito yung kailangan nilang gawin. Oo, man. BTK still holding the line. Malahordor sila dito na hinuhold the door. But this is Onyx na talagang matinik. Dati nga, nung parang unang season 6, meron tayong tinatawag na The Onyx Magic. At eto yun lang dito, ipopoke lang muna yung Lord. Kailangan, kung ikaw ang jungle dito, kung ikaw si Moba Zane, kung ikaw si Kyrie, dapat huwag kang magpapakita. Mm-hmm. Kasi pag nakita ka, alam na wala kayong retry. Uy, pero uyos ka. Oh, practice lang. Tama side lang. By side, step easy by step. Lang. Step easy by step. Lang. Crossover move. Uy, si Balay pumasok. Ito na ang tunay na laban dito. Binate nila ngayon yung mga BTK at yung Dragon na naman. Hello, Dragon Peter! Patay si Boba Zane! Nawala si Boba Zane! Nawala na naman. Opcam kill. At ngayon, walang retribution ang team ng BTK. Magsusubok na lang si Fight Chicken dito lumaban. Pero si Dlarski, napakakunat pa rin. Saludo kay General. Nilalabanan niya lang si Fight Chicken. Marky now attacking this Lord. 25 seconds down pa rin si Moba Zane. Let's see kung kaya pa rin kunin ito ng Onyx PH. Nandun na sa likod si Kyrie. Pokes are coming in. Victor ngayon bolado na. Pero bang! Hatred with the kill. Normal hit lang. At ilista mo na. Ibigay mo na din ang Lord sa Onyx Philippines. Sabi nga ng mga Gen Z ngayon, Manjin, sheesh! Nakita paano nangyari eh. Oo. Yung outplay eh. Sabi ni Observer, sabi niya, ah, si Kyrie na yan. Sige. Gets it. Masyadong mabilis gumalaw. Masyadong hindi natin mabilis. Makikita eh. Hindi natin makikita yan. And this is it. The Lord is marching towards the mid. After this push, kung manalo ang Onyx, meron na tayo agad confirmed PH finalist. At ang pinaka-importante man, Gene, the PH Grand Finals. This is it. The dream is alive. This is it. Onyx Philippines marching towards the mid. Here we go. Napagamit na ngayon. Ay, ang lapo-lapo na wala. Isang minutong knockout. Isang minutong wala. Onyx PH. Gusto nilang kunin ang slot ng Grand Finals. Here we go. Carry the mentality. Pumasok ngayon lang. The General. Pero ayun, may knock-ups. May tulak na magmumula kay Maloyski with a yoga flame. Pero Winter Transion. Nandun si Fight Chicken para sa lahat. Fight Chicken carrying this team. But then again, Onyx pumasok. This is Marky as well. Medyo bad boy. And Onyx Philippines. Pinatumba ang mga siga ng M3. At sila ang pupunta sa Grand Finals! Itatak nyo sa mga utak nyo! 3-0! First Grand Finalist dito sa M3! Hindi BTK! Onyx! PH!